Hi guys, kayo ay nanonood kay Kasabwat TV. Ano nga pala, ito nga pala ang totoong kwento at hindi imbento. At dahil dyan, magbabalik tayo sa ating alamat. At alamat ulit, pero bago ang lahat, ano muna, shout out muna sa lahat ng loyal viewers and loyal subscribers. Thank you po sa inyo lahat. Dahil sa inyo, sikat na ako ngayon, famous na ako. Pero kahit alam kong sobrang sikat ako, nananatili akong humble. Yun. Kahit alam ko na sobrang sikat ako, humble pa rin ako yun. So, dumako na tayo sa ating alamat. Pero syempre, para ano, wake up muna. Yung last alamat natin, yung previous alamat natin, alamat ng ano, munggo. So yun nga, sa alamat nga ng munggo, yung story nun, umikot dun sa ano. Si Anderson nga, na-convince nga siya sumama kay ano, kay San Pedro, dahil binuhay niya ang asawa niya si Grace. Yun. At yun nga, sumama na nga siya doon kay San Pedro at San Pedro, Jaime, and Paul. At sa ibang dako naman, sina Super Batman, si Michael at ang kanyang terrorist group at ang kanilang spy na si Robin Patilla ay nagte-training pa rin sila kasi gusto nilang lumakas, kailangan nila matalo si San Pedro dahil nga yun nga ang ano nila eh. Dahil mas malakas si San Pedro kay Super Batman. Yun. So at sa ibang eksena naman, yun pa rin yung malakas pa rin ang negosyo ng tatlong lola na sila Lola Tiffany, Lola Scarlett and Lola Brittany. Yung ano nila, ang pangalan nga pa ng ano nila, Karinderia, nationwide yung Karinderia na yun. Hindi lang siya Karinderia, ano siya, famous na Karinderia siya. Ano nga pala ang pangalan, yung pangalan nung Karinderia nila, ano? Ang Karinderia ng tatlong lola, yun. Pinag-isipan nga nila yun eh, ng ano, 2 taon, yun. Yun nga, ang employer nila, si Temyong as manager, Temyong as cook, Temyong as dishwasher, Temyong as cashier, Temyong as server. Sila lahat. At yun nga sa during nga nung mayroong kumakain, mayroong nagrereklamo. At tinanong siya na sino yung may-ari ng restaurant karinderia, nagreklamo siya. At yun nga, kinausap nga ni Lola Tiffany at sinabi ni nung customer, masarap naman yung mga pagkain niyo dito eh. Sabi naman ni Lola Tiffany, bakit ka nagreklamo? At sabi nga nung customer, Biyernes ngayon, bakit walang munggo? At doon nagkaroon ng alamat ng munggo. Hindi pa to alamat ha, recap pa lang to ha. Grabe, haba, recap pa lang ang haba na. Ubus na MB ko nito. Hindi, joke lang. So ngayon, ito na tayo sa bagong alamat. Ang ating alamat ngayon ay alamat ng kumot. So ito na ang ating alamat ng kumot. Siyempre, ito pa rin ang continuation ng ating story. Pero ang alamat ay alamat ng kumot. So, ito na. Tututututut. Ayun nga, at umalis na nga ang customer na nagreklamo na bakit daw Biyernes walang munggo. Sabi ng ni Lola Tiffany, sa Biyernes ka na lang bumili. Kaya kumain dito. At sabi nung customer,
Ako, di nakakain sa inyo. Tapos ano nga daw. Umayos na nga yung customer. Sabi, tapos pinagalitan niya si ano, si Temyong. Sabi niya ni Lola Tipan, ng tatlong lola. Bakit nga ba hindi ka nagluto ng munggo? Biyernes pala, biyernes ngayon. At sabi ni Temyong, eh wala pa kasi ano eh. Wala kasi mabili ng munggo eh. Pukotogi eh. Sabi ng ano, sabi ni ano, ni Lola Scarlett naman, sabi ni Lola Scarlett, bumili ka ng ano, ng toge, kailangan gawin mo siyang munggo. So yun, ginawa na. Kinahirapan na naman ng tatlo, si Temyong. At yun, pinilit niyang gawing munggo ang toge. Yun. At syempre, tuloy pa rin ang maraming customer. Lumalakas pa rin ang negosyo ng tatlong lola. At sa ibang eksena naman, nag-uusap ang tatlo na sina Super Batman at Super Batman, Michael at ang kanyang teroristang grupo at si Robin Patilla. Sabi ni ano, ni Robin Patilla at kay ano, kay Super Batman, pinuno, ngayon na ba ako mag-spy kay ano, kay San Pedro? At ang sabi naman ni ano, ni Super Batman, ah hindi, sa ano na, 10 years ka, 10 years mo na siyang anuin, mag 10 years ka na mag-spy sa kanya, hindi man tayo nagmamadali eh. Grabe. Sabi nung ano, sabi naman ni Michael, yung terrorist ng grupo niya. Sabi, loko ka ba? Kailangan mo nang mag-spy ngayon. Baka malagay sa panganib si ano, si Claire. Yun, ganyan, ganyan. At yun na nga, dumako na nga siya doon sa dumako na siya doon sa ano, kaila ano. Palihim siya nagpunta doon sa ano, hideout. Nila Super Batman. Eh, nila ano, San Pedro. Sabi ni ano, ah, dito pala sila nag... Dito pala ang kuta nila. Hideout nila. At yun nga, narinig niya ang pinag-uusapan nila. San Pedro, Paul... San Pedro Paul Jaime. At nakita niya si Anderson, sabi ni ano. Sabi ni pangalan nito. Pangalan nito, lintik na. Sabi ni Robin Patilla. Sabi niya, tatay ni ano 'yun ah? Ni Temyong 'yun ah. Nakalaya na pala. Eh ano, nakatakas pala siya. Tapos yun nga, narinig niya, habi ni San Pedro kay ano, Anderson, dahil binuway ko ang asawa mong si Grace, eh magkasama sila eh. Meron akong bibigay na ano sa'yo, assignment. Dahil sa binuhay ko nga si Grace, dapat gawin mo tong kapalit. Dahil binuhay ko yung asawa mo eh. Sabi ni ano, ni Anderson, opo, gagawin ko po lahat para sa inyo. Kailangan mong ano, dukutin ang ano, ang apo ng tatlong lola na si Claire. At sabi ni ano, ni Anderson, opo, kahit di nyo po yung utos yun, gagawin ko po yun para lang makaganti sa tatlong lola na yun, kasi ano, sila ang nag-chu-chu sa akin.
na may reward money na $5 million, kaya sila yumaman dahil sa akin eh. Sila nagsuplong sa akin. At ngayon, pinahihirapan pa nila yung anak ko. Yun. At nadinig nga yun ni ano. Ni... nadinig nga yun ni ano, Robin Patilla. At bumalik agad siya dun sa kampo nila, ano, Super Batman. Sabi, Super Batman, Michael. At Michael, at yung mga kasama niyang ano, terrorist group, sabi ni ano, ni Robin Patilla. O ano ang nakuha mong, ano, nakalat mong impormasyon tungkol kay, ano, San Pedro? Si ano? Si Anderson, nakalaya na. Nakalaya na, o ano? I mean, ano pala, pumuga na. Topic news na siya. Nakapuga pala siya. Abe. Ah, ganun ba? Eh, ba't... eh, ano ang kinalaman niya doon kila, ano? Kina San Pedro. Ang nadinig ko sa usapan nila na si Anderson, inutusan ni San Pedro, utusan ni, ano, ni San Pedro si Anderson na dukutin si Claire. Sabi ni San Pedro, is ni ano, ni Batman, Super Batman. Sabi ni Super Batman, what? Yun. Hindi maaari ito. Kailangan nabantayan natin ang kilos nila. Ayun nga. Sabi ni ano, Michael. Magsanay pa tayo, kailangan pa natin magpalakas para makikita natin sila. Ayun, magsanay pa rin sila. Sabi naman ni ano, magmatsyag, ituloy mo lang ang pagmamanman, pagmamatsyag sa kanila. Sabi ni San, ni ano, ni Robin Padilla. Opo, pinuno. Nabalik na po ako doon. Magmamasid lang ako. Yun. At ang sa ibang eksena naman, ay nagpapahinga naman siya. No? Natapos niya ng gawing, ano, gawing munggo ang toge. Ayun nga, pagod na naman siya. At kausap niya si, ano, si Claire, yung apo ng tatlong lola. Sabi ni Claire, Claire kay ano, Temyong. Temyong, hindi mo ba namimiss yung tatay mo? Sabi ni Temyong, namimiss ko din naman. Sabi naman ni Claire, dapat patawakin mo na siya. Sabi naman ni Temyong, ako, hindi ko siya mapapatawa. Pinatay niya ang tatay ko, yung nanay ko. Ayun. Tapos yun nga. Tapos ay natulog na sila. Ayun. Kumain ng sandali sa tulog na. Tapos sa ibang dako naman. Ay, kinabukasan. Kinabukasan na yun ha. Kinabukasan na. Merong ano, nagdo-doorbell. Merong nagdo-doorbell, sabi. Sabi, taupo, taupo. Sabi ni ano, sabi ni Temyong. Ano po yun? Sabi nung ano, pinapunta kasing Bombay eh. Oh, ano po? Nandiyan po ba siya, no? Si Mrs. Tiffany. Sabi naman ni, ano, ni Temyong. Natutulog po eh. Sabi, natutulog po. Natutulog pa po ang ano eh. Ang lola eh. Tatlong lola. Sabi naman nung, ano, nung Bombay. Ah, kasi ano eh. Ano siya? Umukit siya sa akin ng ano? Tatlong kumot. At simula noon, nagkaroon na ng alamat ng kumot. At dyan, nagtatapos ang ating alamat. Ito sige sa mata. Sana naibigan niyo ang aking alamat. Maraming salamat po. Thank you.